kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ko'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyurin. Ngayon pa lang ay pinasasalamatan ko na si Father Yul sa pagsama sa atin sa banal na misa. Isa sa mga paring lubos kong iginagalang. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling upang aming ganap na pakinabangan ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilin lang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap
o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay, ang salita na may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay, ang salita na may kapal. Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay, ang salita na may kapal. Naway, itong salita ko at ang aking kaisipan. Sa iyo ay makalugod, Panginoong ko't kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel.
at luluklok sa kaniyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kaniyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ang hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyupan lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Lunes po ngayon sa first week of Lent. Sa atin pong mga pagbasa, napakinggan natin ang tawag sa pagpapakabanal. At sa bandang dulo ng litanya ng maraming mga huwag, "Huwag kang magnanakaw, huwag kayong manlilinlang," etc., etc., ay nauwi din sa isa, ang pinakamahalaga, "Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Kung ito po ang baon natin hanggang sa dulo ng panahon, ang pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, makaaasa po tayo sa buhay na walang hanggan. Pero sa pagitan ng ngayon at ng ating mga huling araw, pakainin muna ang mga nagugutom at painumin ang mga nauuhaw. Dalawin ang mga may sakit at mga napipiit. Paramtan ang mga walang maisuot at kalingain ang pinakahamak. Kung lalagumin natin yung maraming iyon, parang sinasabi sa atin na huwag kang mambubusabos. Huwag kang mambubusabos.
Nang sabihin po ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak na mga ito, ang pinakahamak sa mga ito, ay ako ang inyong pinagkaitan. Hindi lang po niya ipinaprioritize ang mga dukha. Siya ay nasa mga dukha. Kaya kung paano po ang turing natin sa least, sa last, at sa lost, ay ganun din po ang turing natin sa Diyos. Sa madaling salita, kung magkaiba ang turing natin sa Diyos at sa kanila, ito ay pawang pagpapanggap lamang. Sa ganyan po tayo hahatulan kung paano tayo tumutugon araw-araw sa tawag na ito ng pagpapakabanal. Kung may owner's manual, siguro ang tinanggap nating binyag, mga kapatid, maaaring ito po yun. Matthew 25. Iyong napakinggan po nating ebanghelyo ngayon. Ito rin po kasi ay humuhubog sa atin sa buhay paglilingkod. At ang buhay paglilingkod po naman ang magpapalago ng ating buhay espiritual. Dalawang nagsusumigaw na hamon ang iniiwan sa atin ng manual na ito, mga kapatid. Ang una, kilalanin natin ang mga nangangailangan. At ikalawa ay tungkol sa paglilingkod. Himayin natin ang kaunti, ano? Doon muna sa una, kilalanin natin ang mga nangangailangan. Sino sila? Kung sinasabi natin na tumulong tayo sa mahirap, anong pangalan niya? Ilang oras ang ginugol mo kasama niya? Ano ay yung kanyang mga mithiin sa buhay? Ang pagkilala po sa mga nangangailangan ay hindi laging kagaya ng ating inaasahan. Hindi po kasi lahat ng karukhaan ay physical poverty. Yung kitang-kita mong gusgusin o gutom na gutom, hindi po lahat ay makikita mo sa panlabas na kaanyuan. May karukhaan po kasing nagtatago sa karangyaan. Ma-share ko lang, ano, alam nyo? Kung minsan, naiimbitahan din akong magmisa doon sa Ayala Alabang Village. At sa aking ministry doon, parang nagkaroon ako ng realization na hindi naman yata masyadong magkaiba ang uhaw at gutom ng mga nakakapit dyan sa bakal ng ating mga pintuan at uhaw at gutom ng mga nagsisimba doon. Pareho lamang nauhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Gutom na gutom sa presensya ng Diyos. Yun nga lang, maganda ang kanilang bihis. At may mga nangingintab sa katawan. Pero may mga uhaw din pala na hindi natitighaw
anuman ang inumin. At may mga gutom din pala na hindi mapapawi anuman ang kainin, maliban sa banal na katawan at dugo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pag-espiritu po kasi ang dumaranas ng karukhaan, walang magandang bihis o panlilimahid na pinipili. Kaya madali po nating malampasan pag hindi mukhang nangangailangan. Subukan nyo na lang noong pandemic. May mga nalampasan kasi maganda ang bahay o kaya alam ng iba na may trabaho naman. Pero katulad din ng iba, maaaring naapektuhan din sila noong lockdown. Nalalampasan kasi hindi naman halata na nangangailangan. Madaling ma-miss out. Kaya maaaring magtanong tayo, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo pinaglingkuran? Ang ikalawa po ay tungkol sa paglilingkod o service. Pagmulat na po ang ating mga mata sa pangangailangan ng ating kapwa, halata man o hindi, hindi man ito lantaran o tago. Ang hamon sa atin ay gamitin lahat ng kaloob sa atin para tulungan sila. Hindi na po tayo kailangang lumayo. Kabilang tayong lahat sa mga nagugutom, sa mga nauuhaw, sa mga dayuhan, walang maisuot, may sakit o bilanggo. At kung minsan, hindi lang tayo kabilang sa kanila, kundi tayo sila. Ang presensya po natin sa isa't isa, minamahal kong mga kapatid, ay humihimok sa ating tingnang mabuti ang ating mga kalagayan. Ang awa at pagmamahal na ipinagkakaloob natin sa isa't isa ay awa at pagmamahal na ipinagkakaloob natin sa Diyos. Dahil hindi lang siya kabilang sa atin, nasa atin siya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Sa bawat dalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayamang bansa naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawanggawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamayanang ating kinabibilangan, naway maipalaganap natin ang paghahari ng Diyos
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao. Kaya may pagtitiwalang inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa ngalan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagsitayon lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispot ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
dahil sa pag-ibig mo, buhay ko'y nabago. Dahil ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang halan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Pagmamahal mo, kahit bayaran ka, sapat ito upang ibalik. Itinikis ng iyong anak para sa ang lahat po ay inanyayahan na dumalo sa ating Lenten Recollection bukas, February 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. At ang lahat po ay ininayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na March 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, naway makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasahin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga pinasasalamatan, mga idinadalangin, hinihiling, at mga pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na rin ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Maestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Maestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati